Maligayang pagbabalik sa Oppa Recap. Muli, salamat sa pagtangkilik sa aming mga recap at huwag kakalimutan mag-subscribe at pindutin ang notification bell. Nagsisimula ang kwento sa isang bahay ampunan sa London. Ang matron ay pumunta sa harap ng pinto upang isara ito. Ngunit siya'y nag-ambala ng isang magazine na nadulas sa ilalim ng pinto na may kasamang mga sulat. Kinuha niya ang magazine at umalis nang hindi na isasara ang pinto, na ikinadismaya ng batang babae na nagtatago sa ilalim ng kumot sa hagdan na si Sophie. Pumunta siya sa pinto at isinara ito bago lumipat sa orasan at itinulak ang kamay ng orasan para maging alas 3 ng madaling araw. Habang kinukuha niya ang mga sulat at pinapatay ang mga ilaw, iniisip niya na lumalabas ang mga mangkukulam sa oras ng alas 3. Pumunta siya sa mesa ng matron at inilagay ang mga sulat sa tamang lagayan, para lamang magambala ng ilang ingay na nagmumula sa labas. Pumunta siya sa bintana, binuksan ito at nakita ang apat na lasing na lalaki na nagdudulot ng kaguluhan. Pinagalitan sila ni Sophie, pinaalalahanan silang may mga bata na natutulog, at pinagbantaan sila na tatawagan ang mga pulis kung hindi sila tatahimik. Habang pinapatay niya ang ilaw sa kalye at isinara ang bintana, nagpa siya ang mga lalaki na huwag nang tumuloy at umalis. Isang kakaibang gumagalaw na anino ang nakita sa bintana habang iniiwan ito ni Sophie upang bumalik sa silid kasama ang ibang ulila. Sa sandaling bumalik siya sa kama, nagtalukbong siya ng kanyang kumot, isinuot ang kanyang salamin at binuksan ang flashlight upang ipagpatuloy ang pagbabasa ng kanyang libro. Kapag darating ang matrona upang tingnan ang mga bata, pinatay niya ang ilaw at nagtatago sa ilalim ng kumot, para lamang muling buksan ito sa sandaling mawala ang matrona. Natigil siya sa pagbabasa matapos makadinig ni Sophie ng ingay na nanggagaling sa labas at nagpas siyang tingnan ito. Dahan-dahan siyang lumalapit sa mga bintana habang inuulit niya ang mga alituntunin, huwag kailanman bumangon sa kama, huwag pumunta sa bintana, at huwag tumingin sa likod ng kurtina. Nilabag niya ang tatlong patakaran at pumunta sa balkonahe, kung saan nakita niya ang isang grupo ng mga pusa na may gawa ng ingay, nang biglang lumitaw ang isang higanteng kamay sa paligid ng isang bahay at pinulot ang basurahan na itinulak ng mga pusa. Ang kamay ay mabilis na sinundan ng isang malaking mukha at isang malaking katawan na pag-aari ng isang higanteng lalaki na nabigla nang malaman na siya ay nakita ni Sophie. Tumakbo siya pabalik sa kanyang kama upang magtago sa ilalim ng kumot nang makita niyang tumakbo ito patungo sa kanya, ngunit hindi ito sapat para pigilan ang higante. Ipinasok lang niya ang kanyang kamay sa bintana at binuhat siya, kasama ang kumot at libro. Ang higante ay nagsimulang tumakbo sa London. Ang kanyang kumot ay nakatiklop na parang bag para mabuhat siya, at mula sa kanyang kinauupuan, doon ay nasaksihan ni Sophie kung paanong hindi napapansin ang higante, tulad ng pagpapanggap bilang isang pader, tinatakpan ang mga ilaw sa kalye, pagpapanggap upang maging kargamento sa isang truck o kahit isang puno. Nang makalabas na sila sa London, ang higante ay patuloy na lumalayo sa pamamagitan ng malalaking paglukso sa kanayunan at pagkatapos ay sa dagat hanggang sa maabot nila ang isang makapal na akumulasyon ng mga ulap. Madali itong tinawid ng higante bago tumakbo sa isang bagong lugar na puno ng mga iba't ibang bagay na pagmamay-ari ng mga tao at mabatong lugar. Hindi siya tumitigil hanggat hindi sila nakapasok sa isang movables na kuweba, ito ang kanyang tahanan. Isinabit niya ang kumot kasama si Sophie sa isang sanga ng puno saka pumunta sa kanyang mesa para magsibak ng kakaibang gulay. Sinamantala ni Sophie ang pagkakataong makatakas sa pamamagitan ng pag-akyat sa kumot at papunta sa puno kung saan siya iniwan. Sa pamamagitan ng pagsunod sa mga sanga nito, nakarating siya sa bintana, na nagawa niyang buksan matapos itulak ng napakalakas. Hindi niya sinasadyang may tulak din ang ilang bagay sa sahig, na nakakuha ng atensyon ng higante. Linapitan siya at sinabing wala siyang ibang mapupuntahan kung wala siyang pakpak, pagkatapos ay itinulak niya ang bintana dahilan para mahulog si Sophie sa kawali na hawak niya. Bumalik siya sa mesa at pagkatapos iwan ang kawali sa ibabaw nito, nagpatuloy siya sa paghiwa ng gulay. Tinanong siya ni Sophie kung nasaan sila, sumagot siya na nasa Giant Country sila, ipinagpilitan naman ni Sophie na walang ganun na lugar. Bigla na lang na may ingay galing sa labas ang kinatakutan niya. Tumingin ang giant sa bintana at nakumpirma na ito ang iba pang mga giants, na lahat ay nagngangalang child chewer at maid masher. Dahil sa takot, nakiusap si Sophie na huwag siyang kainin ng mga higante, ngunit natawa lang ito sa ideyang kakain siya ng tao. Ang paraan niya ng pagsasalita ay may mga pagkakamali sa pangungusap at tila kakaibang tunog ng pananalita. Nang ipaalala sa kanya ni Sophie na dinukot niya ito, umamin siyang totoo iyon at hindi niya maiwasang isipin ang tungkol sa mga magulang nito.
ngunit sinabi ni Sophie na siya ay isang ulila at kinasusuklaman niya ang pamumuhay sa bahay Ampunan, kung saan marami silang mga patakaran at parusa. Dahil dito ininsulto ng Higante ang Metrona, habang ibinalik niya kay Sophie ang kanyang salamin at tinanong siya nito kung mabait din ang ibang mga Higante. Sumagot siya habang pinupuno ang kanyang mangkok ng kakaibang nilagang gulay, na hindi ang ibang mga Higante ay kumakain ng mga tao at itinuturing din ang mabubuting Higante na mahihinang nilalang. Hindi maintindihan ni Sophie kung bakit siya dinala dito, ipinaliwanag ng Higante na ginawa niya ito dahil hindi niya maaaring sabihin sa lahat ng tao, ang tungkol sa kanila dahil posibleng huliin sila ng mga tao at ikulong tulad ng mga hayop. Nangako si Sophie na hindi niya sasabihin kahit kanino ang tungkol sa kanila at hilingin na ibalik siya, subalit tumanggi ang Higante at sinabi sa kanya na mananatili siya doon sa nalalabing bahagi ng kanyang buhay. Matapos maubos ang kanyang kinakain, na hindi niya nagustuhan, tinakpan niya si Sophie ng kanyang kumot para tumahimik, ngunit sinabi niyang tatakas pa rin siya. Binuhat siya at pinagalitan dahil dito, ipinaalala sa kanya na ang pagtakas ay katumbas ng pagkahuli ng mga higanteng kumakain ng tao. Pagkatapos ay dinala niya siya sa kanyang higaan na barko at inilagay siya sa pugad ng uwak, kung saan nagalit siya at itinutuwid ang mga salita na sinasabi ng higante. Nasasaktan ang higante dito. Sinabing hindi niya mapigilan ang paraan ng kanyang pagsasalita, kaya humingi ng tawad si Sophie. Pinapanood niya itong kunin ang kanyang bag at inilabas ang isang kumikinang nagarapon, ipinaliwanag niya na may mga panaginip sa loob nito. At nang sabihin ni Sophie na hindi siya nananaginip dahil mayroon siyang insomnia, kinuha niya ang kanyang libro at sinimulang basahin ito sa kanya, na nagpatulog kay Sophie. Ngayon ay hindi na niya ito nakikita, kinuha ng higante ang kanyang bag at pumunta sa likod ng kuweba, kung saan hinaila niya ang isang panimbang na nagbubukas ng isang nakatagong pinto sa likod ng isang talon. Sa likod ng pinto ay naroon ang kanyang laboratory, na puno ng libu-libong garapon ng mga pangarap. Umupo ang higante sa kanyang mesa at sinimulang paghaluin ang mga sangkap ng panaginip upang makagawa ng isang bangungot para kay Sophie. Pagkalipas ng ilang oras, nagising si Sophie at nakita ang higanteng natutulog sa kama ng barko. Nagpa siya siyang gamitin ang pagkakataong ito para makatakas, itinulak niya ang bintana ng barko at saka tumalon para makalabas. Hindi pa siya masyadong nakakalayo nang magising ang isang higante at kinuha siya. Nakita ito ng mabait na higante ngunit hindi nito pinansin ang paghingi niya ng tulong, kaya kinain si Sophie ng masamang higante. Ito pala ang bangungot na ginawa niya para kay Sophie, nagising si Sophie at nagpasalamat na panaginip lang pala ang lahat. Habang dinadala siya ng mabait na giant mula sa kama patungo sa mesa, ipinapaliwanag din ng giant na ginawa niya ang dapat niyang gawin upang mapanatili siyang ligtas. Umupo siya para mag-almusal, at napansin ni Sophie ang isang bote na parang alak. Sinabi sa kanya ng giant na ito ay frog's kettle, ang tanging iniinom ng mga giant, at pagkahigop niya umutot siya ng malakas. Bigla silang nag-ambala ng pinuno ng mga giants na kumakain ng mga tao na si Fleshlumpeater, nang sabihing gusto niyang ipagamot ang kanyang sugat sa daliri. Habang nagtatago si Sophie sa likod ng mga bagay sa mesa, sinabi dito ng mabait na giant na pwede nila itong gawin mamaya, ngunit hinihiling ni Fleshlumpeater na gawin ito ngayon. Ang mabait na giant ay kumuha ng isang balde ng tubig na ikinatakot ni Fleshlumpeater, at ilang tela na ginagamit niya upang simulan na ang paggamot sa sugat. Habang abala siya sa paggagamot, nakaamoy siya ng tao at tinanong siya kung nakakuha ba siya ng bagong tao. Itinanggi niya ito habang nagtatago si Sophie sa loob ng kakaibang gulay na tinatawag na snuzcumber, ngunit sinabi ni Fleshlumpeater na nagugutom siya at patuloy na naghanap. Nahanap niya ang snuzcumber at hinikayat siya ng mabait na giant na kainin ito para makaalis na. Kakainin na sana ito ni Fleshlumpeater nang mapansin niyang si Sophie ay nagtatago sa loob, kaya pinigilan niya ito sa pamamagitan ng pagpapaalala dito na ayaw nito sa mga gulay. Dahil dito, ibinagsak ni Fleshlumpeater ang snuzcumber, saka kinuha ang bote ng frog's kettle at umalis pagkatapos sabihin sa mabait na giant na siya ay isang kahihiyan sa lahi ng mga giants. Ibinalik ng giant ang snuzcumber sa mesa, hinayaan si Sophie na lumabas na dugyot. Inalok niya ang kanyang kamay upang makasakay si Sophie at saka umakyat. Pagkatapos ng pagdadalawang isip dinala niya si Sophie sa dream lab, kung saan siya ay may tangke ng tubig na binuksan niya para hugasan si Sophie, pagkatapos ay inilagay siya sa harap ng boiler, na sa tingin niya ay masyadong mainit. Matapos siyang ilagay sa mesa, binigyan siya ng isang kahon ng mga damit ng tao,
kaya nagpalit siya sa ilalim ng kumot habang inilalagay ng giant ang kanyang mga gamit sa isang butas ng puno upang doon siya matulog. Nang lumingon siya, nakasuot si Sophie ng isang damit at jacket na nagpapalungkot sa kanya. Binuhat niya siya at dinala sa butas ng puno dahil kailangan niyang umalis para magtrabaho. Nang tanungin ni Sophie kung ano ang kanyang trabaho, sinabi ng giant na ito ay isang sikreto, ngunit inamin na ito ay tungkol sa paghuli ng mga panaginip. Nangako si Sophie na hindi niya ito sasabihin kahit kanino. Gusto niyang sumama, ngunit tumanggi ang giant. Sinubukan niyang magtanong muli pagkatapos balikteran ang kanyang jacket at lumabas sa puno, nagmamakaawa at nagsusumamo ng paulit-ulit hanggang sa sumuko at tumanggap ang giant. Habang nakasakay si Sophie sa kanyang balikat, umalis ang giant sa kuweba at ipinakita sa kanya kung paano natutulog ang ibang mga giant sa bukid. Siya ay maingat at tahimik na pumuslit sa kanilang paligid upang makadaan sa bangin. Ngunit biglang nagising si Fleshlumpeater at hinawakan siya sa kanyang binti na kinahulog ni Sophie at tumakbo upang magtago sa isang malapit na kotse, ibinagsak ang kanyang kumot sa likod niya, habang itinatapon ng masasamang giant ang mabait na giant na parang isang football. Nakakuha sila ng ideya para sa isang laro, ang isang giant ay kumuha ng kotse at dinala sa isang gilid ng burol, ang isa namang giant ang kumuha ng dalawa pang kotse, kabilang ang nasakyan ni Sophie, at dinala sila sa kabilang panig. Ang magiliw na kaibigan ay inilagay sa ibabaw ng kotse at itinulak pababa, habang ang isa pang giant ay bumaba mula sa kabilang panig na nakatayo sa magkabilang sasakyan. Nang makitang malapit ng bumangga, hinawakan ni Sophie ang manibela at itinulak hanggang sa nagawa niyang paikutin ang sasakyan, para maibuka ng giant ang kanyang mga paa at matamaan ang kanyang itlog laban sa magiliw na kaibigan ni Sophie. Natutuwa ang mga giant sa lahat ng ito, at handa silang gumawa ng higit pang pambubuli nang biglang umulan. Dahil takot silang lahat sa tubig, tumakbo sila para humanap ng masisilungan. Habang pinupulot ng maamong giant si Sophie at ang kanyang salamin at lumayo. Samantala, nakita ng masasamang giant ang kumot ni Sophie at inamoy ito, sigurado silang may tao sa paligid ngayon. Pagkatapos ng mahabang paglalakad, ang giant ay tumawid sa isa pang makapal na akumulasyon ng mga ulap at nakarating sila sa Dream Country, kung saan gabi na. Sinabi ng giant kay Sophie na naririnig niya ang sinasabi ng mga bituin, hayop at mga puno sa isa't isa bago siya inilapag sa lupa. Naglalakad siya patungo sa isang lawa na sumasalamin sa isang higanteng puno na may mga ilaw na hindi lumilitaw sa aktwal na puno. Inamin noon ng giant na dati siyang tinatawag na Big Friendly Giant bago tumalon sa lawa, sinundan siya ni Sophie at tumalon sa masasalamin na lupa, na siyang lugar kung saan hinuhuli ng giant ang lahat ng mga panaginip na ibinubuhos mula sa mga dahon ng puno. Mayroong isang partikular na masiglang panaginip na ang giant ay nahihirapang mahuli, kaya tinulungan siya ni Sophie. Naabutan niya ito nang papalapit na ito sa dalaga at, matapos itong ilagay sa isang garapon, iginuhit ng panaginip ang mukha ni Sophie. Hinihikayat ng giant si Sophie na habulin ang ilang mga panaginip, na ginawa niya pagkatapos ng ilang sandali ng pag-aalinlangan. Pagkatapos subukang manghuli ng iba't ibang ilaw, nahuli niya ang isang pulang ilaw, kaya mabilis itong kinuha ng giant mula sa kanyang mga kamay at ikinulong ito sa isang garapon dahil ito ay isang bangungot. Biglang nawala ang giant kaya tinawag siya ni Sophie na nag-aalala. Pero kakaalis lang pala niya sa lawa at hinihila na rin siya palabas. Habang pabalik sila, nagpa siya si Sophie na paikliin niya ang kanyang pangalan at sisimulan siyang tawaging BFG. Makalipas ang ilang oras, dumating sila sa London, kung saan ginagamit ni BFG ang kanyang dream trumpet para ipalaganap ang mga panaginip sa mga natutulog na bata. Habang nagtatrabaho, sinabi niya kay Sophie na kasing edad niya si Earth at naririnig niya ang puso ng mga bata, kasama na ang puso niya. Pagkatapos panuorin ang panaginip ng isang bata tungkol sa presidente ng Amerika, umalis sila sa London, ngunit biglang huminto at magtago nang marinig nilang bumalik din ang mga higanteng kumakain ng tao mula sa lungsod dinudukot at kinakain nila ang mga tao. Pagkaalis nila, tinanong ni BFG si Sophie tungkol sa kanyang kumot, at sinabi niya na naiwan niya ito sa Giant Country, na pinag-aalala si BFG. Biglang nagising si Sophie sa harap ng bahay ampunan. Sa palagay niya ay nananaginip siya, ngunit lumilitaw si BFG sa dulo ng kalye at ipinaliwanag na malalaman ng iba pang giant ang tungkol sa kanya dahil nabitawan niya ang kanyang kumot, kaya kailangan niyang iwanan siya doon. Hindi ito tatanggapin ni Sophie, kaya sinabi sa kanya ni BFG ang tungkol sa isang batang lalaki na dating nakatira sa kanya at hindi siya nakaligtas sa gutom ng mga giant.
Hindi natatakot si Sophie, ngunit umalis pa rin si BFG. Bumalik si Sophie sa kanyang kama at naalala na sinabi sa kanya ni BFG na naririnig niya ang lahat. Kaya lumabas siya sa balkonahe at tumalon. Alam na nasa paligid pa rin siya. Tama siya, iniligtas siya ni BFG bago siya umabot sa lupa at nagpas siyang isama siya. Nakita sila ni Fleshlumpeater nang makabalik sila sa Giant Country. Pagdating sa loob ng Dream Lab, sinusubukan nilang mag-isip ng isang plano nang biglang pumasok ang mga masasamang giant at sinimulang sirain ang lahat habang hinahanap nila si Sophie, na nagtatago sa butas ng puno. Ang mga ilong ng mga giant ay malakas ang pang-amoy, kaya kailangan niyang umalis sa puno at pumuslit sa paligid ng lab upang takasan sila. Matapos ang isang nabigong pagtatangka na pumasok sa bag ni BFG, pumasok siya sa ibang butas ng puno, kung saan nakita niya ang silid ng dating batang lalaki na puno ng mga kasangkapan at mga ginuhit ng bata. Muntik na siyang mahanap ni Fleshlumpeater doon, ngunit sa wakas ay nagkaroon ng kagitingan, katapangan si BFG at sinimulang itaboy ang mga giant. Una silang hinampes ng mainit na bakal at pagkatapos ay pinagbantaan sila ng isang balde ng tubig. Samantala, nakahanap si Sophie ng larawan ng Reyna sa butas ng puno at nagbibigay ito sa kanya ng ideya. Siya ay lumabas at pagkatapos sabihin kay BFG na sa tingin niya ay maganda itong magsalita, sinabi niya sa kanya na mayroon siyang plano, hihingi sila ng tulong sa Reyna. Para dito kakailanganin nila ng napaka-espesyal na bangungot, kaya lumipat sila sa mesa ni BFG para ihanda ito. Hinahalo nila ang mga kislap ng mga bata, mga giant na kumakain ng mga bata, ang mga sundalo, si Sophie at si BFG sa isang bangungot at inilagay ito sa isang garapon. Ang plano ay gawin itong panaginip ng Reyna upang takutin siya at magising siya na makikita si Sophie at BFG sa kanyang bintana. Tumanggi si BFG na makita ng mas maraming tao. Pagdating sa Buckingham Palace, kung saan kinukumbinsi si BFG na magpakita. Pagkatapos makalusot sa paligid ng mga sundalo, nakarating sila sa bintana ng Reyna, kung saan ibinuhos ni BFG ang bangungot sa isip ng Reyna. Pagdating ng umaga, ang Reyna ay nagising na medyo nababalisa, at sinabi niya ang kanyang kakilakilabot na panaginip sa kanyang mga tauhan, sina Mary at Mr. Tibbs na dumating upang dalhin ang kanyang almusal. Habang inilalarawan ng Reyna ang mga higanteng kumakain ng lalaki, binuksan ni Mary ang pahayagan at nakitang nawawala ang mga bata, na tumutugma sa panaginip ng Reyna. Dahil sa kaina hinala, hiniling ng Reyna kay Mary na buksan ang mga kurtina, na nagpapahintulot sa kanila na makita si Sophie na nakatayo sa bintana. Binanggit niya ang kanyang higanteng kaibigan na nagdala sa kanya doon, kaya tinawag ni Mr. Tibbs ang mga sundalo sa hardin. Napagtanto ng Reyna ang lahat ng nakita niya sa kanyang panaginip ay totoo at hiniling kay Sophie na ipakilala sila sa kanyang kaibigan. Tinawag ni Sophie si BFG pagkatapos mangako ng Reyna na hindi siya sasaktan, ngunit natakot siya kaya hindi siya lumalabas, hanggang sabihin ni Sophie na maging matapang siya. Pinalibutan siya ng mga kawal sa hardin, ngunit ang Reyna ay tapat sa kanyang salita at pinagsabihan si Mr. Tibbs kaya ang mga kawal ay umatras. Lumapit si BFG sa bintana at yumuko para sa Reyna, sinabi sa kanya na pumunta sila para tulungan siya, at agad tinanggap ng Reyna ang kanyang tulong. Makalipas ang ilang sandali, habang tinatawag ng Reyna ang kanyang mga ministro at pinuno ng hukbo, binigyan si Sophie ng mas magandang damit at pagpapaganda bago sila umalis para sa almusal. Pumasok si BFG sa palasyo ng nakadapa at sumama sa kanila sa hapagkainan, kung saan inihanda ang isang espesyal na higanteng mesa para sa kanya. Napakaraming pagkain ang dinadala sa kanya, at nang subukan ito ni BFG sa unang pagkakataon, natutuwa siya sa lasa at nagpa siya na hindi na siya muling magkakaroon ng snuzcumbers. Hindi niya nagustuhan ang kape, at iniluwa niya ang ilan sa mga mayordomo. Sa tingin niya ay kailangan ng mas magandang inumin, kaya kumuha siya ng isang bote ng frubscuttle mula sa kanyang bag at iniregalo ito sa Reyna. Dumating ang mga pinuno ng hukbo, at inutusan sila ng Reyna na talunin ang mga masasamang giant, sa Giant Country na kanilang mararating sa pamamagitan ng pagsunod sa patnubay ni BFG. Matapos ituro na ang kanyang bansa ay nasa labas ng mapa, si BFG ay nagbuhos ng frubscuttle para sa lahat kasama ang mga aso. Lahat sila ay nagtoast sa kanyang pangalan at humigop, na nagiging sanhi ng pag-utot ng lahat. Ipinahayag ng Reyna na oras na para isagawa ang plano. Tumatakbo si BFG pabalik sa Giant Country. Sinundan siya ng mga sundalo gamit ang kanilang mga eroplano. Nang naabot nila ang makapal na ulap, nababaliw ang mga radar at kontrol ng mga eroplano, ngunit ligtas silang nakatawid.
Nagpa siya ang hukbo na manatili at maghintay para sa tamang sandali habang bumalik sina BFG at Sophie sa Dream Lab. Doon, gumawa sila ng isang bagong bangungot para sa mga masasamang giant gamit ang nahuli niya sa lawa ito ay magdudulot ng kakilakilabot na kawala ng pag-asa. Pagkatapos ng paghahalo, kinuha nila ang garapon sa labas, at sinabi ni BFG kay Sophie na ang kanyang sariling pangarap ay magkaroon ng pamilya, na hindi niya makakamit kung mananatili siya doon. Si Sophie ay bumulong na huwag mag-alala, dahil lagi siyang nandyan para sa kanya at naririnig ito ni BFG sa sobrang laki ng kanyang tainga. Pagsikat ng araw, oras na para ikalat ang bangungot sa mga giant, ngunit napagtanto ni BFG na nakalimutan niya ang kanyang trumpeta sa palasyo, kaya kinuha ni Sophie ang garapon at dinala mismo sa mga giant. Naglalakad siya papunta sa gitna habang natutulog ng mga giant, ngunit nabigong buksan ang garapon. Nagising si Fleshlumpeater at nakita siya, kaya nag-improvise si Sophie at binasag ang garapon upang palabasin ang mga bangungot, na mabilis na sumasalakay sa isipan ng mga giant. Nahuli siya ni Fleshlumpeater at dinurog ito, ngunit ang iba pang mga giant ay naapektuhan na nito, kaya nagsimula silang tumakbo habang nilalamon sila ng pagkakasala. Dahil sa galit, sinubukan ni Fleshlumpeater na agawin si Sophie, ngunit tumalon si BFG para ipagtanggol siya. Binuhat siya ni Fleshlumpeater at nang susuntuki na sana siya. Biglang hinawakan ng wire ang braso niya, andito na sa wakas ang mga eroplano. Tumatakbo si Sophie palayo sa lugar upang maiwasang matamaan habang ang hukbo ay bumaba sa kanila, na hinuhuli ang lahat ng mga giant gamit ang mga wire at lambat. Dumating si BFG para sunduin siya para panatilihin siyang ligtas at sama-sama nilang pinapanood ang paglipad ng mga eroplano, dala ang mga giant. Dinala sila sa isang liblib na isla na hindi nila matatakasan, at ang tanging pagkain na natitira sa kanila ay ang kasuklam-suklam na snuzcumber at ang mga buto nito. Samantala, bumalik si Sophie sa London, kung saan lumipat siya sa Buckingham Palace upang manirahan kasama sina Mary, Mr. Tibbs at ang Reyna. Nagtatapos ang pelikula sa paggising ni Sophie isang umaga at ikinwento ang tungkol sa panaginip niya na si BFG ay masayang nakatira sa kanyang bansa na may mga bago at mas masarap na gulay na tumutubo sa kanyang hardin. Lumapit siya sa bintana at gaya ng lagi niyang ginagawa kapag nag-iisa siya, bumulong siya sa hangin, alam niyang makakarating ito kay BFG. Bumalik sa Giant Country, ngumiti si BFG nang makarating sa kanyang tainga ang mga salita ni Sophie. Dito na nagtatapos ang kwento, sana ay nagustuhan mo ito. Kung hindi ka pa nakasubscribe ay magsubscribe ka na upang matulungan mo ang channel na ito. Mag-comment ka na rin tungkol sa kwento. Salamat!